Dito po tayo ngayon sa Quiapo Church at patapos na ho yung ikalawang misa ng Simbang Gabi. Ngayon nga ang araw nito ng Biyernes. Nagkataon pa naman na Biyernes ngayon. Talaga naman pong kanina hong alas 4 na ng madaling araw nakita ko natin kung kadami ang tao dito sa paligid ng Quiapo Church para dumalo po doon sa unang Simbang Gabi. At of course, yung mga namamanata ho dito sa Quiapo tuwing araw ho ng Biyernes ay nagkasabay-sabay na. So, dalawang misa po pagkasimbang gabi dito sa Quiapo. Alas 4 ho ng madaling araw yung una at ang susunod ay yung alas 5 ng madaling araw. At ngayon nga patapos na po ito ikalawang misa ng simbang gabi dito sa Quiapo Church at na nagbibigay na ho ng pagbabasbas ang pare sa mga dumalo sa misang ito ng ikalawang misa ng simbang gabi. Bagamat hindi naman ho ganun karami na yung taong dumalo ngayon doon sa ikalawang misa, pero yung mga kababayan ho natin dito, mababakas natin ho sa kanilang mga mukha, yung matinding saya dahil kahit pa paano ay nakadalo na sila sa simbang gabi. So ayan, nagbibigay na ho ng huling pagbabasbas ang mga pari na nagdaos ng misa. Alamin natin doon sa mga kababayan natin dito kung ano ba yung pakiramdam nila. Ito si ma'am. Ma'am, kumusta po kayo? Ngayon na lang uli ba kayo nakadalo ng simbang gabi? Opo. Oo, dahil yung mga nung panahon na may pandemya, wala tayo. Anong pakiramdam nyo? Masarap po, masaya. Kasi panata ko na rin po itong pagsisimba po. Mm-hmm. Every Friday. Every Friday. Ah, okay. So every Friday namamanata kayo dito. Nagkataon pa naman na simbang gabi ngayong araw. Ano, plano nyo ba? Natapusin yung siyam na... Oh, talaga? Taga saan po kayo? Sa Muñoz pa po. Oh, galing pa siya sa Muñoz. At tumayo pa kayo talaga rito. Anong oras kayo umalis sa bahay nyo? Mga 4. Alas 3 na ako nagising. Alas 3. Ang inabot nyo, ikalawang misa na? Opo. Oh, siyempre, dahil nagbiyahe pa nga siya. So, si ma'am, kahit pa paano, masaya din dahil nga sabi nga niya, nakadalo na kayo ng misa ngayon. Ay, samantalang nung pandemic po talagang hindi po talaga. Ano mga pag-iingat na ginagawa nyo ngayon? Dahil syempre nakikita natin, marami yung tao ngayon dito, pero sabi mayroon pa rin tayong COVID. Ano yung mga pag-iingat na ginagawa nyo? Magsusot po ng mga face mask po. Ganyan. Mm-hmm. Tapos lagi po rin pong mag-ano po ng alcohol. Ino-observe nyo pa rin ba yung pag-distansya sa mga tao? Kailangan po yun eh. Oo, para po maiwas din po sa... Okay. Okay, ayan. Salamat po, ma'am. Ayan, salamat po. At ingat po kayo pa uwi. Okay. Ayan na po. Malapit na po yung mga tao doon. Salamat po. Doon sa may harapan. Dahil misa nyo, nagbibigay ng mga pagbabindisyon, pagbabasbas yung pare. At napansin nyo namin dito na ito kasi nasa tapat mismo ng Police Station 3. Itong Quiapo Church na ito. So, visible na visible po siyempre yung ating mga police. Mula pa lamang ho doon sa may pag-akyat dito sa may Quezon Boulevard, nakikita na ho natin na naka-deploy sila dyan. Napansin din natin na may mga inilagay silang mga ganito po, mga steel barrier. Siguro layunin din ho nito para makontrol ho nila yung pagdating ng mga tao. At napansin lang din natin na dito sa mismong pinaka-plaza ng Quiapo Church, ay ang mga nandito lang ho na nagtitinda, yung mga nagtitinda ho ng mga bulaklak, hawak-hawak ho nila sa kanilang mga kamay. Wala ho dito yung ibang mga nagtitinda dati ng mga pagkain. Kaya maluwag ho itong mismong pinaka-plaza. Malaya ho nakakagalaw yung ating mga kababayan. Lalo na nga ho sa mga ganitong pagkakataon na marami tayong mga kababayan dito pupunta. Dahil nga po, unang simbang gabi ngayon at unang Biyernes din. Biyernes din po ngayon at siyempre, ilang araw na lamang ay Pasko na, kaya naman po yung mga kababayan natin, talagang lalong-lalo na ho yung mga namamanata, talagang pumupunta ho sila dito sa Quiapo Church para ho doon sa kanilang mga sinasabi mga panata dito ho sa poong Nazareno dito nga po sa Quiapo Church. So, yung mga pulis ho dito ay visible. Nakabantay ho sila dito at paalala lang ho sa mga kababayan natin kung kayo sisimba. Magsuot ho kayo ng maayos na pananamit. I-observe pa rin ho yung mga protocol kaugnay ho nitong COVID. At syempre, iwasan pa rin ho natin yung pagdidikit-dikit. Ano? At kung hanggat maaari, magsuot ho tayo ng mask. Dahil marami nga ho mga kababayan natin ang pumupunta rito para dumalo dito sa misa dito sa Quiapo, lalo na tuwing araw ng Biyernes at dahil nga po tayo ay mayroong simbang gabi na gagawin natin sa loob ng susunod na siyam na araw. Mula po rito sa Quiapo Church, balik po muna tayo sa studio. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.